So, hello guys, welcome back sa ating channel. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. So, in this video, merong inihatid na printer dito sa atin guys. Meron ito, L120. So, titignan natin kung ano yung problema niya, Epson L120 guys. So, yan, naka-turn na na siya guys. Yan, naka-ilaw na siya. Yan, naka-ilaw na siya guys. So, susubukan natin mag-print ng document. So yan, L120 series copy 1. Click lang natin print. So text document lang tong sinubukan ko guys. Hintayin lang natin na mag-print siya. Yan, processing na siya guys. Nagbi-blink na siya. Yan, nagbi-blink na siya. Ito. Yan, nagbi-blink na siya. So yan, nagpi-print na. So, tingnan natin dito guys. Okay naman yung printing quality niya. Yan. So, susubukan natin mag-open ng reset guys. Resetter niya. Yan. Turn tayo mag-open ng resetter. So, yan. Epson resetter. Click na natin to guys. So, sa naghahanap pala ng ganito guys, ilalagay ko na sa description yung link kung saan kayo makaka-download nito. So, yan. Click lang natin. Double click lang. Wait na natin na mag-open siya. Tapos minimize na natin. Minimize na natin. So yan, loading na siya. So nga pala guys, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag nyo sanang kalimutan na i-click yung subscribe button tsaka yung bell icon para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you guys. So, antay na natin na mag-open yung application guys. Hindi kalimutan click subscribe the button. Antay na natin na mag-load yung application. So, yan siya guys. Zoom in na natin. So, click lang natin tong L120. Ito. Hintay lang natin. Loading pa siya. Yan. So, yan. Epson L120. So, click lang natin tong particular adjustment mode. Tapos pagdating dito guys, hahanapin natin tong wasting pad counter. So yan, click lang natin OK. So pagdating dito guys, click lang natin tong check. Make sure pala na naka-turn on yung printer nyo and connected sa laptop nyo guys. Yan. Click lang natin tong check. Yan. So makikita natin dito, almost full na pala siya guys. Yan. 96% na. Hindi siya ganong ka tino. So 96%. So ang gagawin natin guys, so ito pala yung issue niya, near to its service life na pala. So ang gagawin lang natin ngayon is i-click lang natin to, i-check lang natin tong main pad counter. Yan, kasi i-reset natin yung wasting pad counter niya guys. Kasi kapag na full na to siya guys, magre-red blink na to siya dyan, sabay sa power button na sabay sa power led na magbi-blink at hindi na siya makakapag-print. So 96%, re-reset na lang natin. So pag check na natin dito guys, click na natin tong initialize. Yan, click lang natin tong OK. So yan, please turn off the printer. So turn off lang natin. Yan. So, na-turn off pa na guys. Yan. Nag-turn off pa siya. Loading pa. So, after turn off guys, balik tayo dun. So, click lang natin tong OK. So,
So, please reboot the printer. So, yan, i-reboot naman natin. Yan, di pa siya nag-reboot. So, yan, nag-on na siya. So, after reboot, guys, click na natin tong OK. Wait lang natin na matapos siyang mag-process ito, guys. Yan, so okay na. Zoom in natin ulit. So, click lang natin tong check ulit, guys, kung na-reset na ba talaga siya. So, makikita natin dito. Zero na siya. Yan. So, okay na to siya, guys. So, minimize lang natin to. Pwede natin tong i-finish. Tapos, click natin tong previews. And, pwede tayong mag-quit dito. Tapos, dito, X lang natin. So, okay na yun siya, guys. Nakakapag-print na tayo ng madaming papers, guys. Since, bumalik na siya sa 0 or default yung number ng waste pad counter niya, guys. Yan. So, guys, kung sa tingin nyo nakatulong tong video na ginawa ko sa ngayon, sana huwag nyo kalimutan na i-click yung video ko, guys. Tsaka share na rin. And subscribe, guys. And yun nga, pa-click na rin ang bell icon. So, salamat sa panonood, guys. God bless sa inyo.